three on two. Hey mga bros, mga bros, dito na nga po tayo no sa ating semifinals game 2, Magnolia Hotshots versus Meralco Bolts. So ito muna ang unahin natin mga bros. Alam nga natin, first game ng umarangkada ang Magnolia 1-0. Ngayon naman, syempre i-recap natin ang laro ng game 2. So dito nga mga bros, sa ating game 2 ng Magnolia versus Meralco Bolts, pagdating nga ng mga first quarter hanggang sa first half, talagang diktikan ang labanan dito mga kabrod. So talagang bigayan ng mga siko, talagang di talaga mawawala ang physicality dito sa dalawang koponan na ito. Pagdating nga dito mga kabrod, hanggang fourth quarter talagang dikit pa rin ang labanan natin. Pero dito mga kabrod, dito nga po sa katapusan na ng fourth quarter, sa mga seconds remaining na lang, talagang dito na natin nakita yung mga controversial calls dito ng mga referees. Mga non-call dito mga kabrods. Kasi nga kung makikita nyo dito sa tira ni Tony Bishop, talagang kapos naman ang tinira niya dito. Mga kabrods, malakas ang tira dito ni Tony Bishop. At ang alam nga dito ng referee, talagang tumama ito dun po sa ring kung saan 24 second shot clock violation na dapat ang Meralco Bolts. Pero ang alam kasi ng referee, ang akala nila tumama sa ring kaya hindi tinawagan ng 24 second shot clock violation ito pong Meralco Bolts. So talagang dito na nag-trigger ito pong Magnolia Hotshots sa atang buong kupunan, pati nga ito pong si Coach Chito Vic Tolero. So talagang halatang halata mo dito mga brods na talagang hindi naman tumama sa ring yung bola na tinira ni Tony Bishop. So talagang maraming ang nagsasabi mga brods, luto ito. So talagang biruin mo yan, napaka-importante ng isang possession dito po sa Magnolia Hotshots sa mga last seconds natin ng fourth quarter. So talagang critical ang mga calls dito ng referee. Kailangan talaga mag-ingat ito pong mga referees natin dito po sa mga non-calls na ganito. So alam ko nga na pumoprotesta ito pong sina Coach Chito Vic Tolero at ang Magnolia team. Pero yun nga, tapos na rin kasi ang game kung saan nanalo na ang Meralco Bolts dito sa ating second game. So biruin mo yun mga bros, napaka-importante ng isang possession na yun kung mapunta man lang sa Magnolia yung ball possession na yun. Tapos may isa pa dito mga brods kung saan hindi nga binilang agad at hindi nga pinakita agad ang 14 second ng Meralco Bolts dito kung saan napatagal pa ng officials natin bago nga nila ipalabas yung 14 seconds dito ng Meralco Bolts sa kanilang ball possession. So yun nga mga brods, medyo kailangan nga talagang ma-improve pa yung mga officiating dito ng ating PBA, lalo na at nasa semifinals na tayo at maraming ang mga batikos ang mangyayari dito, lalo na yung mga luto na ganyan. So mga bros, maraming ang nagsasabi ng mga fans at galit ang mga Magnolia fans syempre dito po sa mga controversial calls na ito. So mga kabros, malay natin baka patawan din ito bang mga referee na ito or baka suspendihin yung tatlong referees or yung referee na malapit dun sa pinagtirahan ni Tony Bishop. So ikaw mga bros, sa tingin nyo po ba makakabawi kaya ang Magnolia Hotshots sa game 3 sa Sunday? At sa tingin nyo po ba mga bros, ano pong opinion nyo dito sa larong ito? So series tied na tayo mga bros, 1-1 na Magnolia versus Meralco Bolts. So dito naman po tayo sa kabilang balita natin mga bros. Siyempre alam nga natin ang Barangay Nebra San Miguel versus NLEX Road Warriors naman ang ating pag-uusapan. So dito naman mga bros, napaganda rin ng labanan na ito kung saan alam nga natin na simula nung first quarter nag-ahabol talaga dito ang Barangay Nebra,
Pero pagdating naman ng second quarter, umaarangkada na ang Gene Kings dito. Sa tulong na nga lang ni Justin Brownlee, nagmamahan ng 32 points sa ating laro na ito. So dito nga sa ating second half, dito natin nakita talaga yung arangkada talaga dito ng Barangay Ginebra San Miguel. At bakit nga ba mga prods, kung makikita nyo, napakaganda ng mga ball plays at mga ikutan ng bola dito ng Barangay Ginebra San Miguel. Mapa L.A. Tenorio, mapa Scottie Thompson, mapa John Pinto, talagang napaganda yung mga pasahan nila dahil dito sa matatlong gwardya na ito. So hindi lang gwardya mga prods, mapa forwards ay talagang nagpapasahan. So unselfish play talaga ang mga pinapakita dito ng Ginebra at deserve nila ang manalo dito sa game 2. So yun nga mga prods, panalo dito ang Barangay Ginebra San Miguel, ang ating final score 104-94. Pero pagdating ng fourth quarter mga abroads, makamuntikan pa yan na ibaba pa nga sa siyam ito ng NLEX Road Warriors, kasi nga ang pinakamataas na kalamangan ng Ginebra ay yung 17-19 point lead ang kanilang kalamangan. Pero pagdating ng fourth quarter, under 4 minutes remaining, napababa nga yan ng NLEX ng siyam na tira doon ni Justin Chua. So hindi naman napatinag ang Barangay Ginebra doon. Syempre na-control pa rin nila ang laro with the help of L.A. Tenorio and Scottie Thompson. Pero kung makikita nyo dito mga prods, kung mapapansin nyo, ito pong si Scottie Thompson ay talagang siya na ang leading scorer na local ng Barangay Ginebra mga abroads. Kasi nga meron ng confidence ito pong si Scottie na tumira ng 3. So hindi na siya dati yung parang naiilang pang tumira, kasi nga ang priority talaga ni Scottie is passing dati. Pero ngayon mga prods, pag itong si Scottie ay napasahan sa 3, ay talagang ititira ito ni Scottie Thompson kahit na medyo malapit yung bantay sa kanya. Kasi nga talagang mayroon ng confidence ito po si Scottie Thompson. At meron pa dito mga prods, hindi lang po dun sa mga 3, pati din sa drive. Ito pong si Scottie ay parang pinahaya at binastos ang import ng NLEX na ito pong si Cameron Clark. So ito nga sa mga drive ni Scottie Thompson, tignan nyo naman yung mga handles niya. Tapos biglang fake doon sa ilalim at napakagat at counted foul. Ito pong nangyari dito kay Scottie Thompson. So talagang magiging future leading scorer talaga ito ng Ginebra. Ito pong si Scottie Thompson, kaya aalagaan yan ng Barangay Ginebra San Miguel. So kailangan maging consistent ito pong Ginebra kung gusto nila talagang manalo na at umusad sa ating finals, kasi isang panalo na lang talagang finals na ang Barangay Ginebra San Miguel mga broads. Biruin mo yun, yung team na kamuntikan pang malaglag sa playoffs, pero sila pa yung team na malapit nang makapunta sa finals. So biruin mo yan mga broads. So talagang maganda ang chemistry ng Ginebra ngayong semifinals. So mga broads, alam nga natin itong NLEX, syempre hindi naman ito papayag at babawi pa rin ito. Kailangan talaga mag-produce ng maraming numbers ito pong si Clark. Ito, dahil sa pinakita niya last game, 15 points lang ito pong si Cameron Clark. Si Nieto pa nga ang gumagawa dyan with 19 points. So ikaw mga broads, sa tingin niyo po ba, tatapusin na ba ng Barangay Ginebra San Miguel ito pong NLEX Road Warriors sa Sunday? Kasi nga alam natin best of 5 lang ito. So isang panalo na lang, finals na ang mga kabarangay. So ikaw mga broads, komento mo yan at iisahin natin yan. So salamat po sa panonood mga broads. This is Overrated Highlights. Yun lang, I'm out. Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears.